welcome back to my channel. May isang tao na nagtanong sa akin na if I'm gonna start my freelancing career sa simula ulit, ano yung mga steps na gagawin ko? So ngayon, sa video na to, pag-uusapan natin yung mga bagay na sana alam ko nung una at ginawa ko para mas naging smooth yung aking freelancing career. So kung interested kang malaman yung mga bagay na yon, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kai Chi, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, i-discuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na in-upload ni Kaji every single week. Okay, siguro familiar na kayo na nung nag-start si Kaji sa career na to, sa freelancing career ko, hindi agad naging successful. So marami tayong na-experience, iba't ibang klaseng experience yung napagdaanan natin. So ngayon, share ko sa inyo yung mga bagay na naisip ko na, ay sana nung una alam ko na ganito pala dapat yung ginawa ko para sa tingin ko, mas naging maganda yung flow ng career ko. Nung nag-start ako, tahakin yung landas na to. Guys, nung una kasi, nung nag-decide ako na maging freelancer, lahat ng available job online, ina-applyan ko. Kasi gusto ko makakuha agad-agad ng client. So yun yung unang target ko. Makakuha ng client right away. Which is wrong pala. Kasi since nagsasend ako ng daming application sa lahat ng job na nakikita ko, walang pumapansin sa akin. Kasi wala akong niche. So dapat pala nung una pa lang, ina-identify ko agad kung ano yung niche ko. Kasi dati, di ba, sabi ko nga sa intro ko, I'm a virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, at saka accountant. So iba't ibang niche, magkakaiba. Okay? Nung una pa lang sana, ina-identify ko na agad kung ano yung niche ko. Kung na-identify ko na agad yung niche ko, hindi na ako nag-focus sa ibang job post na nakikita ko online na hindi naman related doon sa niche ko. So ang isasuggest ko sa iyo, kung ikaw ay nag-start pa lang ng iyong career sa freelancing, I would suggest na hanapin mo muna yung niche mo. So, paano mo ba malalaman yung niche mo? Tanungin mo syempre yung sarili mo. Ano yung bagay na gusto mo? Ano yung bagay na magaling ka? Ano yung bagay na sa tingin mo ay mag-e-excel ka pa? Ano yung bagay na sa tingin mo kapag ginawa mo ng paulit-ulit, hindi ka magsasawa kasi gusto mo? So, once na may sagot ka na dyan sa tanong na yan, yan na yung first step mo na para malaman mo kung ano talaga yung niche mo. So, niche mo, pwede kang designer, pwede kang writer, pwede kang bookkeeper. Okay? So, marami tayong niche na available online. So, kung ano man yung niche na isip mo, then, ang kailangan mong gawin, number two, is since alam mo na kung ano yung niche mo, dapat meron kang available resources. So, dapat meron kang equipment para makapag-start ka ng iyong freelancing. Ano ba yung mga equipment na kailangan mo? So, kailangan mo ng number one, laptop. Number two, internet. So, at least yung dalawang yun meron ka, pwede ka nang mag-start agad-agad ng iyong freelancing career. Once meron ka ng equipment na available, next na gagawin mo is to set your mindset. Kapag pinasok mo yung freelancing, dapat alam mo na wala nang lingunan pabalik. No looking back na. Kailangan, papunta ka na talaga dun sa career na gusto mo. Kasi once na pasukin mo tong freelancing, at sa gitna ng journey mo, mag-look back ka pa, parang gusto mo bumalik sa yung dating ginagawa, then, baka maligaw ka pa ng landas, okay? So, kailangan mo talagang iset yung mindset mo. Kapag ready na yung mindset mo na gusto mo maging freelancer, dapat ready ka na na mag-take ng step na dapat mong gawin, okay? Kapag nakapag-decide ka na maging freelancer, dapat alam mo ano ba yung hahanapin mo. Full-time, freelance, part-time. So, dapat yun alam mo. And then, kasi kapag full-time, so, hahanapin mo syempre full-time. Pag freelance, then mas maganda kasi mas marami kang opportunity na makukuha. Okay? Next, kapag ready na yung mindset mo, ngayon, kailangan mo nang gumawa ng action
para ipakilala yung services mo, okay? So, kailangan mo mag-create ng mga profile mo online sa mga freelancing website. So, dapat meron ka nun. Hindi ka makakapag-land agad-agad ng client kung hindi ka nila makikita online. Wala ka sa LinkedIn, wala ka sa Facebook, wala ka sa Insta, o kaya naman wala kang online jobs profile, wala kang Upwork, wala kang FreeUp, wala kang virtual staff na account. So, hindi ka nila makikilala. So, kailangan pakilala mo yung brand mo and yung services na ino-offer mo. Now na meron ka ng profile, ano yung next step na gagawin mo? Kapag ready na yan, kailangan mo na ngayon maghanap ng client. Okay? So, kailangan mo din syempre i-identify sino yung target market mo. Ano yung ginagawa nila? Sino sila? Babae ba yan? Lalaki ba yan? Group ba yan? Or individual ba yan? Anong industry? Ano yung income nila? May mga ganun kasi pag nag-identify tayo ng target market, ano yung location nila? So, kailangan lahat yan is ma-identify mo. Gusto mo bang mag-work ng night shift? Or gusto mo pang umaga? Okay, so kapag ngayon naghahanap ka na ng client, kailangan mo siyempre mag-start mag-bid. Magkano yung rate na i-offer mo? Per hour ba yan? Fixed ba yan? Or contractual ba yan? Okay? So, lahat yan dapat mong i-set at kailangan lahat yan pinaplano. Okay? Okay, ngayon, nakapag-land ka na ng client, ano yung next na gagawin mo? Since may client ka na, ang pinakamahirap na part is yung pagre-retain sa kanila. So, you have to offer yung best na meron ka. Lalo na kung first client mo yan. So, dapat alagaan mo. Kasi first client mo yan. Kasi once na maalagaan mo yung client na yan, dyan ang mag-start mag-grow yung freelancing business mo. Okay? Kasi once na happy ang isang customer, magre-refer yan ng iba't ibang klase ng business owner sa'yo. So, pwede kanyang i-refer sa friend niya, sa relatives niya. So, mas maganda talaga na meron tayong good relationship sa ating mga clients, okay? So, you have to prove yourself na ikaw yung right person para dun sa position na hinahanap nila or dun sa role na hinahanap nila. So, once na may client ka na, na-retain mo na sila, lagi mong aalagaan yon. And kapag may message sila, you have to reply agad sa kanila as soon as possible. Yun yung mga gusto nila na kapag nag-message sila, kung kaya mong mag-reply agad-agad, then mas maganda, okay? So ngayon, na-retain mo na si client. Ang tanong ngayon, mag-stop ka na ba doon? Siyempre, hindi pa. As part ng ating freelancing journey as a freelancer, mas maganda na yung skill na meron ka is ina-upgrade mo pa. So hindi ka lang magpo-focus kung ano yung skill na meron ka. Kasi for sure, sa mga darating na araw, na taon, or buwan, magbabago ang lahat. Kasi merong new technology na magiging available online. So, kailangan mong mag-adapt doon sa changes na yon. So, kailangan mong i-enhance yung knowledge na meron ka. Pwede kang maghanap ng mga courses na available online para ma-enhance yung skills mo. Magbasa ka ng marami or dapat lagi kang updated sa mga technology na lumalabas. And of course, syempre, kailangan mo ding i-try and then gamitin yung mga software na yun para mas lalo kang maging updated. Kasi once na-updated ka, hindi ka mawawala sa linya mo. Halimbawa, ikaw ay isang bookkeeper. May new software na lumabas. Ikaw ay gusto mo lang mag-focus sa accounting na ginagamit mo ngayon. Baka in the future, hindi ka na mapansin ng client. Kasi for sure, yung bagong labas na application na yon or software na yun na yung magiging pinakagamit sa lahat. So, kailangan mo talagang magkaroon ng upgrade pagdating sa skills and technology na hinahawakan mo. So, bukod dun sa mga nabanggit ko kanina, isa pa na bagay na sana ginawa ko dati is, di ba kung maalala nyo, nabanggit ko na matagal akong na-hire. So, isang reason kung bakit hindi agad ako nakaland ng client ay dahil wala akong experience. Meron akong experience sa corporate pero wala akong experience sa online. And then, wala akong yung experience paggamit ng mga software na yun. So, sana, nung una pa lang, ang ginawa ko is nag-invest ako para sa sarili ko. Ibig sabihin, sana nag-research ako ng mga software or ng mga apps na gagamitin ko sa career ko. Kasi kung ni-research ko yon before, hindi ako mahihirapan na makalan ng client. Kasi alam ni client na may knowledge ako sa software na yon, mapasiro man yan or QuickBooks. So sana, dati naging resourceful ako. Kasi dati, syempre ang aim ko kasi nung una talaga, to land a client right away. Which is wrong pala. Kasi hindi ko ni-ready yung sarili ko. Ready lang ako mag-send ng pitch na super generic. And yung pitch na sinesend ko is
wala na akong pake kung ano man yung ina-applyan ko. Basta ang sinasend kong offer sa kanila is isa. Halimbawa, nakakita ako ng post na about sa VA, sasendan ko ng pitch. Gamit yung template na ginawa ko. And then, nakakita ako ng bookkeeper role. Yung pitch na ginamit ko, doon sa VA role, yun din yung gagamitin ko. So, doon pa lang, malaki na agad yung naging impact nun. Bakit hindi agad ako nakalan ng client? So, sana, naging resourceful ako, nag-invest ako sa sarili ko para makakuha ako ng client right away. And yun yung mga step na sana ginawa ko nung una. Para hindi ako siguro natagalan sa paghahanap ng client, okay? So, sana marami kayong natutunan sa video na to. And kung meron pa kayong ibang question na gusto nyong masagot ni Kaji sa mga video niya, please comment below and we'll try to create a video about that. I'll see you on my next video. Bye!